Here we are in the land of Dawn. It's gonna be a slow start. Naka-killing spree, actually, yung Choni Skylar. So, dapat maging nga dito ang Blacklist International. Come the skirmishes, come the team fights. R7 with the Black Dragon form. Skylar, of course, with the Cho, isang sipa, mapipick off ka. So, kung sino man yung mapipick off, may malaking risk talaga na mazo-zone out yung mga teammates niya habang lumilipad si R7 na zone out yung mga miyembro ng Blacklist International. Pero dito, for RRQ, Hoshi, they have the Lolita, tas ng winning percentage actually ng Lolita. But we talk about yung mga ang sakit ng Adan. Oh! Kamit ka agad yung flicker, oh. Okay, aggressive, okay. Okay, aggressive, he check. First blood pa lang for RRQ, Hoshi. Yun yung kanilang nga pag-maximize actually sa kanilang lineup ngayon. Pero let's talk about the teams. Kanino mas mabigat, kumbaga, yung laban na to? Well, Parang feeling ko para sa RRQ, Hoshi, parang mas mabigat sa kanila. Galing lang sila sa 0-3. So, Blacklist International naman, of course, narinig nyo naman si Wise, parang... We're confident on this game. I'm not scared. Hindi sila takot at gusto nilang patunayan na kanilang lakas dito sa ating laban. But right now, RRQ, Hoshi, sila yung mas aggressive against Blacklist International. Although may sagot din naman sila, OMIV. Yes. Same goes with Haji. And... nabanggit natin kanina yung dalawang players natin. We have Albert and Wise. Actually, may difference in terms of their stats. Mas angat yung kay Albert. Pero sa ang factor, angat si Wise. Well, for Wise, nakita mo kahit nga medyo na-delay dito yung pagka-rotate niya. Nakakabawi sila. Vin, baka unang ano? Up. Unang death dito sa RRQ. Okay. Abol ni Edward. Inaabol ni Edward. Mountain Shaka gets the kill. Mountain Shaka para dito kay Wise. Blacklist International nakabawi na in terms of our hero kills and third objective. Sinisimulan na rin. Medyo mabagal ang ating face na ating mga laban pero pinasok dito na R7. That is the usual OMIV together with Haji. Yes, ma. Re-reset ang ating turtle. Maingat ang ating mga teams. Maingat silang lahat. Dahil isang pagkakamali lang, pwede agad na umangat ang isang team dito sa ating laro. Hindi ka na makuha ni Haji yung purple buff to ni Albert. Umpisahan ng RRQ, Hoshi, yung turtle mo. Kung magiging free turtle to, malayo si Wise sa reset for Blacklist International. Pero unang turtle pa lang naman yan. Unang turtle mo punta dito sa RRQ, Hoshi, Blacklist International. Ito yung usual nila ginagawa, no? Yung pagka hindi sila nakakuha ng objective, mamaya magugulat sila with the overtime, tapos meron na palang farm si Wise. It's all about the space creation ngayon sa ating laban. It's all about the space, all about the farm. Baka makuha nga siya ng unti sa jungle ni Albert. Nakuha niya yung Rock Ursa. So, little by little, nakakabawi dito si Wise. In the lead pa rin sa XP si Albert. Just a little bit. Hindi naman masyado malaki yung lead ni Albert dito. He is at 1,808. Wise, actually, just around 100 gold yung lamang dito ni Albert. Okay, 1-1 pa rin ang ating score. Very unusual para sa ating mga teams kasi most of the time parang balagbaga na ganyan nakikita natin. Pero ngayon, tinetempo muna nila, sinisipat nila kung maayos ba or pwede pa pumasok kung magkaroon ng team fight. But Albert, mapansin natin sa minimap natin, talagang inaagawan niya rin ng jungle aside ng Blacklist International. But for Blacklist International, mas gusto nilang kumuha ng Torre. As we say, objective-wise, yun ang kanilang plan. Objective-wise. That is always the plan para sa Blacklist International. Ang laki ng bawas nila doon sa energy shielding doon sa top lane. Pero hindi pa rin nila na-maximize. But that is still the most that they've gotten so far. So that's so much better para sa Blacklist International. RRQ, Hoshi, need to watch out for these kinds of rotations. Oo, nakukuha niyo yung turtle. Oo, nakakaharas kayo on TK Wise. But hindi niyo pa siya napitas. Nakaka-farm pa siya. Nakukuha siya ng gold dun sa energy shielding. At one point, the RRQ, Hoshi approach, dapat mag-adjust yan. Pero of course, dito sa Pilipinas, sabihin natin, keep doing what you're doing. Okay yan, RRQ. Sabi nga nila. Fine, okay lang. Do the Ube life. Ube for life. Ube for life. Do the Ube life na yun. The Ube life. Para kakaiba yung Ube life na yun, no? Okay. Ano kayo yung Ube life, no? Pagkakagising mo pa lang, tara, banding tayo agad. Grabe, no? Sobrang klingin mo na kaibigan. Tara! Pagkamulat, no? Walang sokmed. Okay. Ito, Ube na. Ito na. Sa turtle, oh. Ube na agad para sa Blacklist International. Kanina, RRQ, Hoshi, ano ako ng turtle. Vin is here for the vision. Ginamit agad ang Feather Airstrike. Patay dito, plus a turtle. For the side of Blacklist, sa bump na isa, Dobo! Edward dito for the free hit, patay dito si Haji, ako for the swell, makakakola kill, and
Ward is still alive. Ay, si Wise. Si Wise. Oh, Skylar. Skylar, Asimo, yun tuloy. Humabol ka pa kasi sa pakito. Ano ba yan? Oo, nasyado na pa Asim. Sabi natin, huwag na huwag kayong ahabol sa mga taong merong plano. And that was the plan for Blacklist International on the turtle take. Nakunin ang turtle, yes. Lamang din sila in terms of the gold. Pero ang kinagandahan dito is that nakukuha nila yung tempo na at alam nila kung paano magkaroon ng disiplina. Yeah, exactly. At ngayon, going back to what Midnight said, Wise has one of the best, if not the best. Oh, dali! Isa top lane, wait lang. Ohem! Naku, hindi na nakaabot. May sagot agad. Sagot agad? Okay. Binuhos lahat ng RRQ Hoshi para kay Ohem. Hmm. Yung mga ilang ultimate, tatlong ultimate yung ginamit nila eh. Ginamit din nila yung ultimate ni Nathan. Ganon kakailangan, kumbaga. Para ma-burst down agad si Oheb. Pero nga, RRQ Hoshi, sila naman yung medyo bumagal sa kanilang ikot, or rather, sila yung as much as possible, alam muna nila kung saan manggagaling mga players dito ng Blacklist International. Paano nila mamaya mapipigilan si Edward na OT-004? It's gonna boil down to a team fight. RRQ Hoshi yung mga hinahanap nila eh. Kasi, of course, with both junglers being marksmen here, hintayin na lang natin yung mga moments na big team fights na mag-aaway sila para sa Lord. And during those moments, yun yung best chance sila, no? Pitasin si Edward or try to go for a gank. But now, Blacklist International, since may butas na doon sa bottom lane ng RRQ Hoshi, magbubutas pa sila sa top lane! Ooh, ang sakit ng damage yun. Oh, ginamit na ang Black Dragon form. Doom na blast na naman. Wala tinamahan din si Vin and Tori ang kukuhanin ng Blacklist International. This is a different Blacklist International. Parang meron silang bagong play, no? Parang iba yung gising nila ngayong araw. Sarap ang kape. Ah. Yung kape, maganda yung gising. Parang ano eh, yun yung tactic ng Todak na sinasabi nila Kuya Manjin. Nasa Todak, dapat magandang gising yun. Red team has sarap yung kape. Feeling ko si Baloyski binigyan sila ng konting sinigang eh. Ah, kanina? Oh, may food. Sinigang eh, no? Oh, may food buff yung Blacklist International, sabi ni Baloy. Be wise, kailangan niya ba ng sinigang? Ito yung ano, yung nangyari. Daming sabaw eh. Nakita ko na yung picture, parang pagkahinalo sa kanin. Oo. Oh. Parang aapaw yung sabaw. Pero bottom lane natin dito, nasipa si Edward. Kanina pa kasi nandun din nakapwesto yung ating pakito for Blacklist International. And the score now is 5-4. Very different playstyle for both of our teams. Parang nagkakita, pagka nagkakaroon lang nga ng chance na magkakitaan, hindi pa rin nila ipipilit na magkaroon ng teamfight. Oheb, maganda yung positioning niya dito. Information galing sa Mountain Shocker ni Wise. Natin kung maging laban to. Pumasok si Vin! Uy, nakita si Oh My Beep. Oh, guiding win para sa kanya. And right now, we have Albert already with the Blade of Despair. Oh, sakna ng damage ang Nathan na to. Dalawa na yung items niya. BOD along with the Counter-Strike. Nako. Matagal-tagal pa tayo magbabakbakan dito sa laban natin. Alam mo yung maingat? Iba yung ingat ng dalawang teams natin ngayon. For RRQ Hoshi, usually ba, maingat sila maglaro? Hindi. Usually nakita natin, kaya nga si Albert naging 838 kills, 0 deaths, 8 assists siya sa group stage dahil aggressive sila. Pero RRQ Hoshi, feeling ko pagkatapos nung ano eh, nung Onic game. Ay, napit ko! Oh, nasipa. Pero may counter and Clay will get a kill. RRQ Hoshi, yun yata yung plano nila eh, pa isa-isa. Pick off. That's the beauty of having the Skylar Cho and then having the Lolita as well. Na pang konting setup din yung stun ni Lolita. Enough time. Kung meron kang mga miyembro doon, Albert, mataas na ng damage niya with the BOD and the Hunter Strike. Isang first kill, siguro mababawas 30%! Ooh! Pero si Edward Balboa, sabi niya, ano, sino masakit dito? Mas masakit ang aking kamao. Ako lang to, sabi ni Edward, makakasalubong pa dito si Vin Haji together with Edward, same goes with Oh My Bee. Ang sakit na ng damage ni Blacklist International, saktong-sakto, meron pang Lord. Mukhang hindi magkocontest ang RRQ Hoshi, si Silim, si R7, pero nandun yung mga taga-zone at Haji. Meron feathered airstrike. Dragon. Hindi makalapit ang RRQ, 15 na pasukin. Lumin ang blast, naka-ready na. May stun ba? Na-stun dito. Nahuli talaga yung players sa Blacklist International. Pero Albert to the freight. May pinin ang uwi Blacklist. Pero R7 plus again the Lord for Blacklist. Blacklist International. Basic lang. Although, nabigay nila yung mid lane tower. Good call by RRQ Hoshi. Respect na. Napos nila yung Tori na yun. Blacklist International gets the Lord. Wala sila nawala sa teamfight doon. R7 goes down. And doon dapat mag-ingat nga ang RRQ Hoshi. Isipin mo, pick off lang yun sa mid lane, Ate Chantel. Tapos sabi ng Blacklist, ay pwede na to mag-Lord. Nakuha nila yung Lord. Ganon
ka-intense ang naiisip ng Blacklist International. Imagine mo, ang linis, nakita nila doon sa R7, sige, pwede natin go. Si Albert nandun nakapwesto, pero hindi na nakuha. Pero nga lang, nandito yung Lord Nalis sa may top lane. We have the Federal Airstrike again for Haji. Para lang hindi makadepensa. At totally masira dito ng Blacklist International, yung Torre. And right now, Skylar ang maiiwan patay sa kamay ni Haji. Sabi ni Haji, uy, parang hero mo yan ah. Parang sa'yo patayin pala ng chop pag hindi ako gumagamit ah. Seminar. Seminar. Ganito. A seminar. Ganito ang gawin mo. Hindi niya ginawa, patayin na tuloy. Ayan, hindi niya tinuloy kung anong gusto niya gawin. Napasobra pa nga eh. Pero dominance ice dito para kay OMIB. And at the same time, sila na rin yung Torre. Napakalinis na laro. Napo-push back ang RRQ Hoshi. Pwede lang kuhanin to yung Torre anytime soon. Pero mabilis mag-clear ng minion wave ang side ng RRQ Hoshi. And the score now is 6-7. Deja vu. The Blacklist Classic. Magfa-farm lang sila. Dahan-dahan biglang. Makahanap lang ng isang butas. Look at what happened. Blacklist. Ang ganda ng mapa. Pula na pula. O, susubukan pa ng RRQ Hoshi pumasok. Conceal pa. Conceal pa more. Wag na wag yung susubukan. Dahil, hindi na nakapag-set up play dito. Yung tank ng RRQ Hoshi. Si Edward. Nag-TP pa si Edward. Migigil. Migigil. The Mind Games from Edward Paquito. Kumbaga, dito sa laban natin, kung sinong takot na lumaban, parang yun yung malulugi, no? Oo nga eh. Sinubukan ng RRQ Hoshi, biglang sabi ng Blacklist International, alam na namin ano gusto nyo gawin. Alam na kung ano gusto nyo gawin, NR7. Grabe si Haji. Yun sinabi natin, the last time, Farsa dito, kapag ka nagpapalitan sila, or kung sino may Farsa, siya'y nakakalamang eh. Oo, kitang-kita naman sa game na, ay, magkita si Skylar! Ay, Skylar, ang lali mo! Ang ginagawa mo dyan! Kamali na ang pinagawa. Ay, yung tuloy! Kamali ka na nilaban at nabandila dito sa ating laro. Tumisigaw na si Sin! Coach, isap in mo na ako! Sabi, parang may mali eh, nagkamali decision. Parang may mali! 10-6. Si Skylar, ginagawang Skyflex ng Blacklist International. Ang sarap! Ang sarap kuhanin. Parang, kasi yung Skyflex, maraming butas yun eh. Oo, nabubutasan. Nabubutasan dahil kay Skylar. Dahil siya yung Skyflex dito. But again, we have an inhibitor down. Uhoo! Gusto ng konti, Albert dito maiiwan. Pero Edward ang kanilang makukuha doon. But still, Blacklist International, nakakuha sila ng inhibitor turret. Oh, objectives muna, Blacklist. Okay, sabi ng Blacklist, okay na tayo, masaya na tayo dyan. Pero tingnan mo yung RRQ Hoshi, ito yung classic na agresibo plays nila. Kahit nabasagan sila, nagpupush sila at isang tell. Pero may damage rin kasi dito si Albert Biglang na clear lang yung wave, sabi nila. Okay, recta na tayo. Okay lang. Glaliko muna, sabi nila. Sabi siguro sa comms ng RRQ Hoshi, tara push natin to, pagka-federal airstrike ni Haji, ay huwag pala. Pero sakit pala. Tama. Pero sa Blacklist International, nire-respeto talaga nila yung late game ng RRQ Hoshi. That is a show na pag nahuli niya yung backline, isa sa mga squishy hero sa Blacklist International. Sabihin natin baka yung Farsa na wala na siyang purify. Ang sakit ng damage ni Skylar. Masakit na din talaga ang damage ni Albert. So lahat ng ginagawa ng Blacklist International, nire-respeto nila ang late game ng RRQ Hoshi na pinipressure sila para hindi makaabot sa puntos na baka mampaikot pa ng RRQ Hoshi ang laban na to. RRQ Hoshi, ang kanilang lineup is maganda pagdating sa late game because of Albert's damage na rin. Yes. Blacklist International, gusto nilang simulan yung Lord and RRQ Hoshi, pwede na itong i-take, pwede nilang i-contest, pero bait lang para dito sa Blacklist. Walang hihinga. Take note, Skylar, na doon sa may bottom lane, nakiklear ng minion wave. Actually, quat, pero nasalubong niya yung isang minion wave. Oo, akala ko may iwan siya. Para lalagpas kanina. Pili kong ganun yun, masasab na talaga siya sa next game. Ay, si R7 pumasok! Oy, R7 pumasok doon, pero Edward with a punch! R7 with that black dragon form, hinanap si Wise, and again, disengage. Mukhang papasokin din yung Ohe with the Falling Star. One free hit dito para kay Albert. OMIB, welcome to Philippines! Oh, Edward! Tawa pa si Edward, isang suntok. Pero Clay, may iwan doon. Gusto ko hari si Haji Wise with a mega kill. And Blacklist International, this is by far one of the cleanest games ever na nakita natin from them. Ang layo ng lipad ni Edward doon from mid lane sa gitna.
ng mapa, napunta siya doon kung saan man yung dating ano location ng second tier tower sa mid lane. Grabe! Naging flying Superman punch si Edward eh. Parang, yun yung mga nakakatakot. Kunwari, naglalakad ka lang. Oo. Kunwari, may nakita ka ready, sumuntok, tapos lumilipad pa. Para pati ikaw mapapatalikod eh. Bakit kasi may lumilipad na gusto mo nuntok? Ano nang experience mo, Chantel? Baka ba dumadaan? Saka nakakapunta lang? Kakaiba kalsada pala. Kakaiba ang SK dito pala yung kanina nakuha doon. Pero ngayon, Haji, again with a fairy airstrike na rin ang mga minion wave ng side ng Blacklist. Edward with the damage. Si Vin, hindi siya makahanap ng kanyang pwedeng pagsitan ngayon sa laban. And we have the Lord. RRQ Hoshi, kaya ba nilang depensahan to? Oh, mataas. Maganda naman yung wave clear nila. Blacklist International though, they have great poke damage. Baka may mahuli pa dito sa RRQ Hoshi. Eto na yung ating Lord. Nasira inhibitor talaga sa may bottom lane para madedepensahan ng RRQ Hoshi. Kaya sinabi ni Renmar. Pero top lane, Tori lang gusto kuhanin. May iwan si Vin. Sinakot sa dalawa pero manakot din from R7. Pero yung airstrike para kay Haji. Eto na ang defensa. Oh, hey! Ang Blacklist International, unstoppable na for the YSS. This time, isa ang patay para sa ating dalawang teams. 1-4-1 trade, Blacklist. The waves are still going to them. Susubukan na nila tapusin. That is the feathered airstrike. Zoned out si Albert. Pero Blacklist. Sakit ni Wise, may minion ulit para sa side ng Blacklist. Parang lagi paglaban ng Blacklist International, nabibitin ng konti sa minion eh. No? Oh, wow. Tingnan nakaka-pressure sa... May something sa minion. May something sa minion eh. Tingnan natin. Baka bug yun. Sigurado ko hindi naman bug yun. Pero Blacklist International, masyadong payas, no? Sabi mo. Mabigla. Bayan. Pero Blacklist International, wala na Tore dito ang RRQ Hoshi. Kontrolado na ng Blacklist. Baka next Lord pa natin makita ang pagkatapos ng laban na to. Unless si Skylar umalis sa base, tas yung hindi siya makapick off na maayos. Pero knowing RRQ Hoshi, the fact that they have the Yuzong, the Nathan na, well, wala pa nga this dito si Albert. Oh, 303. Hindi sila matatakot na mag-force ng engagement. Pero ang tanong para sa RRQ Hoshi, gusto nyo ba gawin yun para sa Blacklist International? Oy, Blacklist International. Nakita si Skylar. Oh, napilita mag-flicker. Okay, kinabahan. Ibigay na natin sa kanya na kinabahan siya doon. Pindot agad ng flicker. Pero... isang tama lang na feathered airstrike. Alis agad. Pero isang tama lang yun ng feathered airstrike niya. Ganun agad yung naging damage against him. Nasobrahan sa kape sa umaga si Skylar. Parang kahit ako kakabahan pag ganun yung nangyari. But right now guys, we are now on our 18-minute game time. 12-8 yung score natin. Blacklist International, ramdam natin na anyone from RRQ Hoshi na kanilang makikita ay kanilang bibigyan. And RRQ, merong pagtitirma yung lineup nila, pwedeng makakambak eh. Oh, meron talaga yan. So nakita natin sa Blacklist International, sobrang efas nila maglaro. Si Wise, 5-0-5. Yung feathered airstrike, sobrang ganda ng timing ni Haji. Oh, gagamitin niya sa umpisa para mabawasan. Pero yung RRQ Hoshi, pag hindi sila masyado nabawasan ng feathered airstrike, hindi nakaset up si Oheb with the falling star moon, back na kagad sila. Talagang Blacklist International, nirerespeto nila yung late game, a comeback potential ng RRQ Hoshi. Hindi natin kakalimutan na yung dalawang teams na to ay parehas na pinakita sa mga international stages kung gaano sila kalakas. Na RRQ Hoshi, lumalaban pa rin sila dito para magkaroon ng possible na comeback against Blacklist International. Dahil Blacklist International, ngayon sila ang lamang in terms of the map control. Dito natin makikita sa Lord kung anong pwede mangyari. Pero anong pwedeng gawin ng... Uy, wait lang. Anong pwedeng gawin? Kasi parang walang pwedeng gawin. Without feather airstrike from Haji, pero take note, walang feather airstrike si Haji. Anytime, pwedeng mag-set at pumasok ang RRQ. Magiging sayaw to para sa Lord. Blacklist International, ha? Hintayin na lang talaga nila yung opening nila. They are gonna start it off. They're gonna force RRQ Hoshi. Maganda yung pwesto dito ni Haji, pero dapat magingat siya. Slight adjustment. Alam ng Blacklist International, may kutob sila na baka si Skylar gagaling dun sa mid lane. Okay, nakapwesto na ulit ang ating mga players ngayon. This is again another battle of push and pull. Ginamit na rin yung Pegger Airstrike. Bin, pumasok doon. Halos walang buhay yan. Ginamit na conceal. Ready sa Gage. Fall star. Oh, wow! Medyo limiko. Oh! Canceled. Edward laban sa tatlo.
medyo napapasayaw pa doon. Kailan sa likod? Kailan sinipa pa palayo. Parang wise. And right now, yung Lord ay tinutuloy ng RRQ Hoshi. Oh, oh my God. Man. Monster kill para kay Wise. May iwan dito sa R7. Again, Lord has is on the side of RRQ Hoshi. R7 is down. Tatlong patay para sa side ng RRQ. Ang de-depensa lang is si Albert at si Clay. Pwede nila tong ituloy. Oo, kayang-kaya to ng Blacklist International. Pero maganda yung wave clear dito ng RRQ Hoshi. Pero pumasok ang Blacklist! Oh my God! Hachi again with a better air sec. Yung mga minion na kiklear na RRQ Hoshi. Edward na ito. Ay, Lord! Yung Lord tumulong sa defense. Albert's down! Edward! Patay dito si Albert as well. Blacklist International. Pwede lang, atay na lang yung minion wave sa may bottom lane. Oh, bottom lane, minion wave. Pero si Clay, maganda yung wave clear dito ng RRQ. Blacklist, ang bilis ng wave clear ng Lilia. Pero Blacklist, sinusugod pa rin nila. Op. Si Clay, sinown-out na nila. May minion wave sa taas. Clay's down. This is it para sa side of Blacklist International. Yes. Si Clay, nakapara sa kanila. Here comes Skylar. Buhay na rin ako. Nabubuhay yung mga dead defense para sa RRQ Hoshi. Game goes with R7 as well. At yung Lord dead defensahan ulit ng Blacklist. Yung Lord, naiwan dun. Nahinto yung Lord eh. Parang may toll gate dun sa gitna. Wala siyang pareha. Yung minions mismo, pero Blacklist into live na opening na naman. Ito na naman kanilang opening. Merong minion wave. Oh, nasipa pa pala yung si Wise. Buhay pa rin. R7 inhabol siya. Numinang blast. 4, 10, and 10. Here comes Edward. Here comes the Blacklist International. Pero buhay, oh my God. Oh, Skylar. No more Skylar. Grabe yung tag of war. Napakainit ng depensang pinapakita ng RRQ Hoshi. Kapit na kapit ang RRQ Hoshi. Blacklist International. Lahat ng ginawa nila doon, tama naman, pero naiwasan ng RRQ. Si Albert, nung umpisang attempt ng Blacklist International, hindi nahuli ng Blacklist dahil nakaswap siya sa entropy just in time. Albert and Clay holding on, na-focus na lang yung minion waves. Clay on the Lilia, grabe ng minion wave clear ng Lilia. Nakapag-depensa pa ang RRQ Hoshi. Oo, si Skylar dito, nakahanap pa ng pwede si Pai ngayon. Oo. Lahat tayo guys, lahat ng mga color violet. Lahat ng mga pwedeng ube na hawakan ngayon at kainin. Kainin na natin. Oh, si Skylar, natakot na siya para sa future ng karir niya. Sabi niya, ayoko masab, coach. Sorry na, coach. Sorry, coach. But yung tuloy, nakakuha siya ng magandang place. Yung key pick-offs, yung mga knock-ups niya dun sa Jeet Kune Do. Crucial din yung ginawa dun ni Skylar. Nakakabawi siya dito sa laro na to. Pero Blacklist International, kanina pa sila lamang sa laban natin actually. Si Albert, isang beses pala namamatay. Oo. And Albert going down, it goes to show for Blacklist International, kaya din naman nila, pero ang dulas ni Albert with the wind of nature. Yung makakadamage lang talaga na maayos kay Albert kung mahuli nila ay si Ohem. Onti galing kay Venus, si Haji din. So si Wise dapat mag-ingat siya kung kailan siya magda-dash forward, pero si Skylar, baka mahuli na naman. Here comes the boy band! Oop, nakapag-flicker. Nakita na natin nga kanina, deja vu, pero na-force dito ang flicker ni Skylar. And immortality as well para sa kanya. Para if ever daw na mahuli siya, okay lang. Pero this is where the game intensifies. Oh, si Albert? Si Albert, nakikita ni Oh My B, sinisipat ng mga players ng Blacklist International. And wala eh. Parang ito yung mga klase ng laban na mag-aantay ka na lang na may mag-advance talaga. Oo. And what an item pickup by Viren, picking up the blade armor. In terms of the basic attack damage, yung madalas nagbe-basic attack naman talaga eh. Si Wise, yung sobrang masakit na basic attack. Oh, sakto lang, pero more on the abilities naman talaga siya. So, interesting item pickup, pero baka makatulong nga talaga yun sa pag-damage ni Wise. Blacklist International just need to regain control of the map. Again, ayusin lang nila yung control nila sa waves. Push at the right time, yun naman ang ginagawa nila. Sinusubukan nila i-manage yung mga minion waves. At dito naman tayo, baka isang Lord fight, one Lord dance ang magiging deciding factor sa laban na to. Kanina pa natin nakikita yung dalawang teams natin na nagkakatagpuan dito. Again, Clay, ang taas ng damage niya. Blacklist International, ang ganda ng pinakita nila. Umpisa pala ng ating laban. Zone out. Oh, here comes the push and pull. Ang sakit ng damage kay Clay. Pero take note, si Skylar kanilang gusto kuhanin. Here comes Skylar. At Circling Eagle. And ito naman, wait, sinisimulan nila ulit yung Lord. Kalahati lang yung buhay niyan. Here comes Blacklist.
wala nang ultimate dito si Oh My B. R7 gramit na yung Black Dragon form. Edward naman sa may bandang likod. Here comes the Federer airstrike. Then dito wala na buhay. Nakita na si Lord. Oh, Wise! Wise will get a kill. Tapos si Edward pinag-reset! Na-reset yung Lord. Pero patay dito si Edward na wala na immortality. Haha, bulin. Skylar with a kill. Pero R7 double kill! Is it. Isa lang ang patay for the side of Blacklist. Hindi makakapag-contest dito ang RRQ. No! This is the third lord of our game. Possible diretsyong push ba to? Depende. Kung matagal masyado yung lord mag-spawn. Hihintay ko nga yung lord. Ayun, okay. Okay. 51 seconds kay R7, 40 seconds kay Vin. Pero grabe pa rin yung wave clear dito ng Lilia at saka Nathan. Blacklist International, they have to pick them off. Yung waves dun sa top lane medyo malayo. Sa bottom lane at mid lane nila pag-aasahan yung damage, yung minion waves para makapush sila. Okay, eto na. Eto na. Dito natin makikita kung makakadepensa ba ang RRQ, Hoshi, Fully Storm, Grab. Oh, si Clay nadulas! Ah, Black Shoes! Lumipad, welcome to Philippine Airlines! Na walang immortality dito. Nag-show! Yes. And Skylar, wala na buhay. Ay, nadepensahan! Yes. Oh, was. Lord, round 3. Fight! Oh my goodness! Deja vu na naman! Skylar with a crucial pick-off. A knock-up. Tapos yung Blacklist, dahil na-delay sila ng Cho, ang bilis at ng bawas ni Albert at ni Clay. Grabe, may immortality pa si Albert. Si Albert dito parang siya naman muna si Cardo Dalisay. Oh, grabe si Clay. Si Skylar, hindi lang siya fighting for tournament life, fighting for his career! Pero na burst down ni Haji! Eto na, pumasok na ang Blacklist International, hinahabol si R7! Oh, Superman punch! Ay, okay, buhay pa rin. Okay lang, mabipilita umuwi. Wala ulit minion para sa ating mga teams. Ahantayin natin dito ulit ang minion from Blacklist International. That was it. Binanggit mo si Skylar. Nakita dito na Blacklist International si Skylar. And we have another minion wave flowing for Blacklist. Pero buhay pa rin kasi si Clay. And even dito yung mga ibang players ng RRQ, Hoshi. Wala na buhay. Grabe, nakapit na ni Edward. Parang ako yung nasasaktan. Pero ang bilis talaga mag-clear ng minion wave. Ang bilis ng minion wave clear. Ayan, di ba? Hindi pa nakakalapit yung Blacklist. Okay, pero wait lang, Clay. Opening ko. Okay, ay, si Vin. Open on blast. Ah, walang flicker. Okay, walang stun. Walang tinamaan. R7, medyo nag-swimming lang doon. But again, for the side of Blacklist International, this is going to be crucial for them dahil napakabilis mag-clear na minion wave ng RRQ, Hoshi. We're now into our 28-minute game time. Walang team ang gustong sumuko. Just look at that minion wave clear. Road to 40? 40 minutes? Sabi, ang payat ng minion waves ng Blacklist. Walang ata sa kain. Ano nangyari? But parang ang bilis ng ano pag-clear ng minion wave pag yung RRQ OC. What is happening? Parang yun ang nangyari sa RG natin kagabi. Oo nga eh. Trended sa Blacklist International, yung mga wave clears nila, ang ganda ng management ng wave clear. Sinasabay nila, sinusigurado nila, okay, top, mid, bot. Pero ang bilis eh, parang papel lang yung minions ng Blacklist kay Albert at kay Clay. Kakasilip pa lang, wala na agad. Ayan yung crucial para sa Blacklist International. Again, gaya na sinabi ni Renmar kanina, pagdating sa late game, mahirap to para sa side ng Blacklist dahil si Albert nga ay mag-free hit lang ng mag-free hit. Okay. Chantel, kailangan ko isihan lang. Game 1 pa lang, baka mawalan na ako ng boses. Blacklist International though, still have full control of the map. They still have their inhibitors. Mahuli lang nila talaga si Albert if they can or Clay. Pero yung Black Shoes, yung management niya ng Black Shoes, may Purify. Grabe to, stalemate sa base ng RRQ, Hoshi. Guys, makigising na lang kami pag nahuli na si Albert. Oo. Ilang minutos na tayo dito? Mga 8 minutes na tayo nandito, no? Sa base ng RRQ kanina. Kanina pa yan eh. Kanina pa, sakit ng damage ni Haji. Oh, masakit si Haji, pero problema kasi kay Clay. Meron pang immortality. Oo. Meron pang Black Shoes. So ito ha, nagsazone natin ang Blacklist International, sinisimula nila yung Lord, RRQ Hoshi, dapat mapigilan nila, or mapigilan dapat ng Blacklist ang RRQ Hoshi na makapasok. Pero again, this is a reset. Habang nangyari yon, we have Pugak Gaming from Skylar sa may Gedli, and Blacklist International, they are pushed back by RRQ dahil sila ngayon nagkocontrol ng minion wave. Oh.
dahil na-push ni Skylar at na-force si Oe pumunta doon sa bottom lane. 5 versus 4, pero hindi umalis si Skylar. Doon pa din eh, no? Doon pa din, no? Ma-otak tong si Skylar na to. Okay, si Skylar dito, isa na siya sa mga threat for RRQ Hoshi. Again, ginamit ni Haji kanyang Ferret Airsec. Okay, nararamdaman niya na pwede din siyang i-burst dito ni Clay anytime kapag ka nagpakita siya ulit Ferret Airstrike. And for this game, ano na lang to eh, pagalingan na lang sa instincts eh. Oo, pagalingan na lang ng ML ito. Yun na lang talaga. Yung item build, siguro yung ano yun, alam mo minsan ginagawa ng mga pros, yung fast hands na item palitan, mga ganun na micron na talaga. Kung sino yung ano. Matasan din ang battery life. Oy, nag-conceal sa gilid. Dito si Vin. Blacklist International. Sila ang lalayo for air sa ginamit dito ni Haji. R7, hindi tatamaan doon. Oheb comes in as well. Eto na naman tayo sa ating tug of war. Fallen Stormon for the mission. Blacklist International. Pwede ulit nila itong i-reset. Pwede lang pilitin dito ang RRQ Hoshi to go for a team fight. Just look at... Uy! Ginamit yung black shoes! Ginamit yung black shoes dito ni Clay. Oh, crucial yan. Baka mahuli na si Clay dito. Okay. Blacklist International, hindi pa rin nire-reset yung Lord. Ay, nako best. Di ko kaya. Okay, wait lang. Si OMIB, wala na buhay. Oh my God! Reset. I-reset muna. Hinga muna, sabi. Hinga muna. Hindi natin kaya pag pinilit natin. But that was close for Blacklist International. Oo. Magiging problema talaga ito sa Skylar. Pero ano nakita no, sobrang baba ng buhay ngayon ni Skylar kasi hinabol talaga siya ni Oheb. So, si Oheb talaga, kayang-kaya niya si Skylar pag nag-1v1 sila, pag nag-split po sila. Wala na naman black shoes dito si Clay. Tingnan natin kung lalaban ng Blacklist. Okay, pero the airstrike para kay Haji. Tutuloy na yata nila yung Lord. Oh my V with a vision as well. Si Wise! Oh, may immortality ba? Winter Trudgeon! Naiwan si R7 this! What a play! Namatay din si Edward. Namatay din si Edward. Twice, R7. Mag-Lord. Still alive. Tumatakas dito sa side ng RRQ Hoshi. Ay, ang sakit! Oh my God, ang sakit ng Lord. Alis na. Ay, naka-knock up! Oh my God, tinuloy ni Albert yung Lord. Oh, Lord has been taken here. Oheb, laban sa tatlo. Mawala na immortality si Clay. Oheb, yeah, burn! Oh my God, Oheb! Oheb, God! Oheb! Para sa Blacklist International. Sabi ni Bam Shoes, go Bunso! Habulin mo yan, Bunso! Okay, wag na, balik muna. RRQ Hoshi, nakuha nila doon yung Lord. Ginulo nila information ni Wise. Although Wise is still alive, but R7, so close. Oops. Di ba sinabi ko kanina yung mga ano, switch item jutsu ng mga pro players na ginagawa nila? Nakita natin, ay ito yung dragon! Hinabol yung ibon! Naiwan si Wise, R7, together with Albert, please si Albert, may pilitan lumayo. Here comes the Lumen Blast! Nakatakas! We have Albert again! Skylar sa gitna! Those mga platit, habang nangyayari yun, Skylar, tinuloy na naman niya. The plan is to push. Skylar destroys that inhibitor turret and Blacklist International, they are now on the defense. Yung maganda sa Blacklist International, maganda din naman ang wave clear nila. They have the Farsa, one of the hardest heroes to siege against. Sabugan lang yan ng mga Feather Dersag dyan ni Haji, instantly makiklear yung minion wave. I-item pickups, Vin, pumulot siya dito ng Sky Guardian helmet. So, ito yung sinyalis ni Vin na ayaw ko bumalik sa base namin. Kahit ma-burst ako, hindi ako babalik. Maghihilang ako dito. RRQ Hoshi, though, sieging the base of Blacklist International. Oh my God, si Haji dito. Okay, nakapag-guiding win siya doon. Ito na yung RRQ Hoshi, R7 with a black dragon form. Na-stun si Edward, papasukin. Oh! Nahuli si Albert! Albert is down on this game. Pwedeng habulin ng Blacklist International. Oh my B with a sugod. Edward, pwedeng pumasok anytime. There's like as well. They're going for it. Edward, suntok lang. Nang suntok, free hit si Wise. Lumipad na naman ang ating Mateo. Ay, si Skylar! Oh my God! Skylar! Balik! Okay, marami minion wave! Isang kanon na lang! Uy! Si Vin! Kani! Three down! Clay! That's four! Last player standing for RRQ! Recta!
Rekta! 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 Kailangan natin. Muna. Kailangan naman yung raise. OM, kuha naman yan. Gawin mong skyflex. Kaya na mo. Skyler, nakap. Lagyan ng mga butas yan. Hindi yan ipapauwi ni OM. Saan ka pupunta? Habulin! 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 Si Skyler na lang makakadepensa. Martin Shocker! Blacklist na sa base! Blacklist with the push! Knockback by Venus! Ah! Akala na natin nanalo ng series. Game